Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon sa inyong harapan. Pakigabayan niyo po kami sa oras na ito upang maunawaan ang inyong banal na salita sa pangitan ng pakilos ng banal na Espiritu sa loob ng Iglesia. Kami po ay naligtas ng lubos dahil sa inyong dakilang biyaya. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami pa ay manatili sa inyong maluwalhating iglesia. Nakita po namin na maraming tanda ng katapusan ng panahon ay natupad na. Kaya po, pakitulungan niyo po kami upang ipahayag ang inyong ebanghelyo ng mabuti sa pamamagitan ng kunting nalalaming panahon. Ito pang pasimula hanggang sa wakas, nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa oras na ito. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Okay, Hebreo chapter 11 verse 6. Hebreo chapter 11 verse 6. Hebreo chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kaluktan ng Diyos, sapagkat ang sinuman lumalapit sa kanya at tapos masampalatayang may Diyos, at siyang takapagbigay gantimpala sa mga asigasik na humahanap sa kanya. Ayon sa Bible verse na ito, dapat meron po tayong pananampalataya tungkol sa dalawang bagay. Yung pag-irar ng Diyos, tungkol sa Diyos, tapos tungkol sa gantimpala na inihanda niya para sa ating lahat, para sa mga ligtas. Okay? Kaya po, pananampalataya, ito po ay importanteng bagay sa Bible. Upang makaroon tayo ng tunay na pananampalataya, dapat natin muna maunawaan yung kalooban niya. Ano po ang kalooban niya? Tapos, ayon sa kalooban niya, dapat tayo ay magkaroon ng tunay na pananampalataya. Bilang resulta dito, kaya natin sundin ang kanyang kalooban. Kaya po, yung pananampalataya tungkol sa Diyos. So, nang tayo pa ay naligtas, magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa kanya. And tapos, kung ligtas na po tayo, dapat meron po tayong kaalaman tungkol sa gantimpala at pananampalataya tungkol sa gantimpala. Noong New Year retreat, pinangan po natin ang tungkol sa gantimpala na ipinanganak ko ng Diyos. Meron pong konting additional na lesson ngayon araw. Doon po sa Ikalawang Timoteo, chapter 2 verse 9 naman po, sabi doon, dahil sa kanya ay nagtitis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkaroon ng tanikala ng tula sa isang masamang tao. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos, kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang. Upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwahati ang walang hanggan. Upang kamtan din nila ang kaligtasan. Ito po ang purpose ng ministry ni Apostle Pablo, upang kamtan din nila yung mga hinirang, mga Israelita po, upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus. Inusik nila si Apostle Pablo. Ito po ang pag-asa ni Apostle Pablo tungo sa kanyang bayan. Sana maliligtas din po sila. Tapos, na may kaluwahatiang walang hanggan. Kaya yung kaligtasan, yung kaluwahatian ay makasama sila. Kung ligtas na po tayo, ibig sabihin, magkaroon tayo ng kaluwahatian.
Pero hindi po ito libre, no? Yung kaligtasan naman po ay libre sa pangitan ng biyaya ng Diyos, pero yung halaga ng kaluwalhatian ay hindi po ito libre. Idepende sa ating ginagawa, yung pangpinarampo natin, no? Dadalhin ng Diyos ang mga kantimpala. Dala ko ang aking kantimpala upang kantihan ang bawat Kristiyano ayon sa kanilang ginawa. Okay? Ayon sa kanilang ginawa. Kaya, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, hindi po kailangan yung gawa. Ano po? Yung ating pananampalataya ay sa panasapat upang kamtan ang makamtan ang buhay na walang hanggan. Pero tungkol patating sa gantimpala, yung pananampalataya lang ay hindi po ito sapat. Kung meron po tayong tunay na pananampalataya, tapos meron din po tayong gawa bilang resulta ng pagkaroon ng tunay na pananampalataya. Kaya nang alam po natin, yung pananampalataya na walang gawa ay patay na, no? Kaya kung meron po tayong tunay na pananampalataya, kahit paano magkaroon tayo ng pagpapabago sa ating buhay, kaya po yun po ang tungkol sa gantimpala. Gaya ng sinabi ng verse na ito, gustong-gusto ng Diyos na ibigay sa atin ang kaluwalhatian, yung gantimpala. Pero itipende sa ating kinagawa. Kaya yung bawat Kristiyano ay mayroon parehong kaligtasan, pero magkaroon sila ng iba't ibang uri ng kaluwalhatian. Doon po sa 1 Corinto chapter 15, doon sa 1 Corinto chapter 15 verse 40 na lang po. 40. Mayroon mga katawang mga kalangit o mga katawang makalupa, subali iba ang kaluwalhatian ng makalangit at iba naman ang makalupa. Mayroon kaluwalhatian ng araw, iba ang kaluwalhatian ng buwan, ang iba ang kaluwalhatian ng bituin. Sapagkat ang isang bituin ay may iba sa mga ibang bituin sa kaluwalhatian. Ganyan din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay, itatanim na may pagkasira, binubuhay na muli na walang pagkasira. Gaya ng ating paniniwala ayon sa Bible, sa kanyang ikalawang pagtating, dadamitan tayo ng Diyos ng panibagong katawan na walang kamatayan, walang kasalanan. Tapos yung kaluwalhatian ng yung katawan, panibagong katawan ay iba-iba na yung kaluwalhatian mismo. Kaya nang sinabi ng verse na ito, mayroong kaluwalhatian ng araw, iba ang kaluwalhatian ng buwan. Alin pang mas malaki ang kaluwalhatian po? Alin pang mas malaki? Yung araw po o buwan? Araw. Ito po mas malaki. And tapos kasunod naman buwan, tapos meron pong mga bituin. Mga bituin din po, sa mga bituin din, isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Kaya, dadamitan tayo ng Diyos ng panibagong katawan na may kaluwalhatian, pero yung kaluwalhatian ng bawat katawan, yung kaluwalhatian ng ating buhay, panibagong buhay, ay iba-iba po. Iba-iba. Itipende sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya yung mga lumalakad kasama ng Diyos, yung mga sumusunod sa kanyang kalooban ng mabuti, syempre po, magkaroon sila ng mas malaking gantimpala.
Kung tingnan po natin yung kaluwalhatian ng araw at buwan, mga bituin, sa totoo lang, yung mga bituin po, maliit lang po sila sa ating pananaw, pero yung tunay na sukat ng bawat bituin ay iba po sa ating paningin. Paminsan, yung sukat ng bituin, yung tunay na sukat ng bituin ay mas malaki kaysa araw. Pero mukhang silang maliit. Bagay po kasi medyo nasa malayong lugar sila. Kaya yung mga lumalapit sa, yung mga malapit sa ating mundo, mukhang silang malaki. Yung kahit malaki sila, nasa malayong lugar sila, mukhang silang maliit. Ganito po ang kaluwalhatian. Kaya yung kaluwalhatian po ay depende sa sukat nila, tapos hindi naman sukat, kundi pati yung distance nila sa mundo natin, sa ating pananaw. Gaya nito, yung mga lumalapit sa Panginoon, yung mga lumalakad kasama ng Panginoon, yung mga sumusunod sa Panginoon ng mabuti, sila po ang magkaroon ng mas malaking gantimpala. Dahil sila po ay mas malapit sa Panginoon kaysa iba. Okay? Kaya sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, sa mga ipinanganak ng mga babae ay wala pang lumitaw na ni isa na iginatakila kaysa kay Juan na taka-bautismo. John Baptist, Juan na taka-bautismo, siya po ang isang pinakadakilang propeta daw kasi siya po ay nagpapatuto tungkol kay Jesus ng direkta. Siya po ay lumalakad kasama ng Panginoon Jesus. Siya pang isang propeta na pinaka lumapit kay Jesus. Siya po ay isang parang pinaka takilang propeta na, no? Ayon sa kanyang posisyon, ayon sa kanyang trabaho, ayon sa kanyang ministry. Importante po ang ministry ni Juan na taka-bautismo. Talagang importante, no? Gaya nito, lahat po tayo ay maliliit na tao, pero kung tayo po ay sumunod sa kanya ng mabuti, magkaroon tayo ng malaking kaluwalhatian. Kaya yung mga lumalapit sa Panginoon, yung mga lumalakad kasama ng Diyos ng mabuti sa mundong ito, siya po ay magkaroon ng mas takilang gantimpala sa langit. Doon sa langit din, siguro, yung posisyon nila ay napakalapit sa Panginoong Diyos. Ayun po ang kaluwalhatian. Kaya kahit sa mundong ito, yung mga malapit sa presidente, sila pa ay may kapangyarihan, ano? Yung mga pinaka malapit sa presidente, yung mga position na may position na napakalapit sa presidente, sila pa ay may parang kapangyarihan. Sila pa ang parang may kaluwalhatian. Gaya nito, yung bunga ng ating buhay, yung resulta ng ating buhay ay depende sa ating lakad kasama ng Diyos. Gaya ng pinarampo natin, enlarge the territory of the gospel. Ito po ang ating parang target sa ngayon taon, panibagong taon po. Ibig sabihin, tungkol sa ating evangelization. Paano tayo nagiging mabuting tagapangaral upang ipahayag ang ebanghelyo? Sa karaniang oras, dapat tayo po ay lumalakad kasama ng Panginoon palagi bilang ilaw ng sanibutan. Kaya unang Pedro chapter 2:12, maging marangal ang inyong pag-uugali sa ginanang mga hentil upang kung magsalita sila laban sa iyo,
na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa, luwahatin nila ang Diyos sa araw ng pagtalaw. Sa gina ng mga hentil, maging maranga ang inyong pag-uugali, upang kung ang magsalita sila laban sa inyo, parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa, luwahatin nila ang Diyos sa araw ng pagtalaw. Ito pang isang importanteng paraan upang ipangaral ng Ebanghelyo. Sa karaniang oras, dapat tayo po ay gumagawa ng mabuti. Dapat tayo pa ay sumusunod sa Kanya sa karaniwang oras. Para tayo po ay naging mabuting halimbawa sa harapan po nila. Dati meron pong kanitong kaso na narinig ko po. Meron isang brother na kabataan. Tapos sa kanyang parang barangay, sa kanyang lansangan, nang nakita nila yung mga matanda, palagi siyang nagpati ng mabuti sa mga matatanda, no? Mga lola-lolo, parang ganon. Good morning po. Tapos, paminsan nagbaw siya. Tapos, kaya, sa panano ng ibang tao, mabay siya talaga. Parang discipline, parang very disciplined youth, parang ganon. Yung lalaki ito, very good, may very good manner, no? Kaya sa isang araw, kasi malapit na po ang petsa ng Bible seminar, yung papa, tatay ng yung kabataan ito, siya din po ay miyembro ng ating iglesia, no? Yung buong pamilya ay naligtas, parang ganun po. Kaya gusto niyang evangelize, gusto niyang imbitahin yung mga kapipahay. Kaya nang mag-imbay siya sa mga kapipahay nila, nang nalaman nila na siya po ang tatay ng isang mabay na kabataan na ito, siguro yung paniniwala nila ay siguro mabuti. Sige, subukan natin. Gusto kong marinig kung anong sinabi ng Bible seminar nila. Kaya dahil sa kanilang mabubuting gawa, nang dumating ang araw ng yung Bible seminar, umaten sila sa Bible seminar. Yung mga matanda po, umaten sila sa Bible seminar, naligtas daw po. Kaya nito, sa lahat ng ating oras, ito po ay ating serbisyo para sa Panginoon. Paano po? Sa pangitan ng ating pagsunod sa Kanya. Sa pangitan ng paggawa ng mabuti, alinsunod sa Kanyang kalooban. Upang magkantan ang kaluwahatian, upang magkantan ang gantimpala, yung ating pagsunod sa lahat ng oras ay pinaka-importante. Sa kabilang banda, kung hindi tayo sumunod sa Kanyang kalooban, kung tayo pa'y sumuway sa Kanya, kung meron po tayong kasalanan sa ating buhay, ito pa ang naging hadlangan para magkaroon tayo ng gantimpala. Doon sa awit, Awit ng mga awit, chapter 2, sa lumang tipan po, page
996 ang awit ng mga awit. Ihuli ninyo kami ng mga asong gubat, ng mga munting asong gubat na sumisira ng mga ubasan, sapagkat ang aming mga ubasan ay namumulaklak na. Ihuli ninyo kami ng mga asong gubat, ng mga munting asong gubat. Bakit po? Ano pang dahilan? Na sumisira ng mga ubasan. Yung munting asong gubat, ito pa ay imay ng mga maliliit na kasalanan sa ating buhay. Ihuli ninyo kami ng ng mga asong gubat, munting asong gubat, mga ibig sabihin mga hindi naman isang kasalanan pero maliliit po sila. Paminsan yung mga maliit na kasalanan binabalewala po nila po natin. Pero sabi ng Biblia, ito pang nagiging hadlangan sa ating Kristiyanong pamumuhay. Doon po sa Ecclesiastes chapter 10 verse 1, ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa pamahit ng manggagawa ng pabango. Ang mga patay na langaw, yung patay na langaw, mga ibig sabihin hindi naman isa, dalawa, tatlo, lima. Yung mga maliit na langaw na patay, ito pa ay nagiging hadlangan sa ating ganito, gaya ng mga patay na langaw, yung mga maliit na kasalanan, ito pa ang nagiging hadlangan sa ating Kristiyanong pamumuhay. Pagkatapos ang mga ang mga Israelita ay nanalaw sa gira laban sa lunson ng Jericho, nang dumating sila sa kasunod na yung lunsod ay natalo sila sa gira na ito. Kahit yung lunsod na ay naman ay maliit na po ito kumpara sa lunsod ng Jericho, pero natalo sila sa pakipaglaban sa lunsod ng Ai. Bakit po? Dahil sa kasalanan nila. Doon po sa Josue chapter 7 verse 1. Josue chapter 7 verse 1. Ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag tungkol sa mga itinalagang bagay. Si Akan na anak ni Carmi, ang anak ni Japti, ay anak ni Sera na lipi ni Juda ay kumuha sa itinalagang bagay sa galik ng Panginoon ay nangiingas laban sa mga anak ni Israel. Kaya meron silang kasalanan. Pagkatapos ng gira laban sa lunsod ng Jericho, dapat itinalaga nila, dapat inihandog nila ang lahat ng bagay doon na nakuha nila sa Panginoon. Pero si Akan, nakakuha siya ng ilang bahagi, mga gusto niya. Kaya Josue chapter 7 verse 20, sumagot si Akan kay Josue, sa katotohanan nakasalanan ako laban sa Panginoon Diyos ng Israel na ganito ang aking ginawa. Nang aking nakita sa mga sinamsam ang isang magandang balabar na mula sa sinar, ang 200 siklong pilak, ang isang barang ginto na 50 siko, ang timbang ay aking nga ginasa at kinuha. Kinuha nila yung konting bagay. Mga ganito. Dapat ito pa inihandong ng Diyos, yun pang utos ng Diyos sa panahon yun. Pero
nakasala po sila. And dahil sa kasalanan ni Agan, sila pa ay natalo sa gira na ito. Sa ating espiritu na gira, upang iligtas ang mga kaluluwa, yung ating mga maliliit na kasalanan, ito pang nagiging hadalangan. Kaya po, dahil dito, pwedeng nawala yung ating gantimpala. Dahil dito, mga ilang kaluluwa ay hindi paligtas. Kaya po, ihuli ninyo kami ng mga asong gubat, ng mga munting asong gubat. Kaya kailangan natin suriin yung ating buhay. Kung meron pong mga mali na kasalanan sa ating buhay na dapat natin ayusin sa panibagong taon. Ito pa ang paraan para makaroon tayo ng mas malaking gantimpala sa panibagong taon. Lalong-lalo na para sa evangelization, ito pa ang narasan po natin. Ano po yung pag-uusik? Mateo chapter 5. Verse 11. Mateo chapter 5 verse 11. Mapapalatayo kayo kapag kayo ay nilalait, inuusik, pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan tayo sa akin. Magala kayo ang magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon din nila inuusik sa ang mga propeta na nauna sa inyo. Sa kabilang danda, kung ganon, para magkaroon tayo ng sa kanang gantimpala, dataan natin iwasan yung mga kasalanan na maliliit. Kahit maliliit pa. No? Tapos, sa kabilang banda, kung magkaroon tayo ng mas takilang gantimpala, dapat natin lampasan ang pag-uusik na ito. Magala kayo, magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Kung mabuhay tayo ng mabuti bilang Kristiyano, narasan po natin yung mga pag-uusik. Kung malakas na ang sikat ng araw, malakas din po yung anino. Naging maitim yung anino. Gaya nito, kung malakas po yung ating Kristiyano ng pamumuhay, naranasan po natin yung mas matinding pag-uusik. Kaya po, lalong-lalo na sa ating pamilya, doon po sa Mateo chapter 10, verse 33, ngunit, sino mang magkakaila sa akin sa harapan ng mga tao, ay ipakakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Huwag ninyong isipin pumarito ako upang magtala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magtala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang paklabanin ang lalaki, ang kanyang ama, ang anak ng babae, ang kanyang ina, ang manugang na babae, ang kanyang biyenang babae, maging kaaway ng tao ang sarili niyang mga kasambahay. Ang umibig sa ama o sa ina ng higikay sa akin, hindi karapat-tapat sa akin. Ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higikay sa akin, hindi karapat-tapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang cross at sumuno sa akin na hindi karapat-tapat sa akin. Kaya, upang ipahayag ng Ebanghelyo, lalong na para sa ating pamilya, siguro naranasan ninyo ang ganitong mga kahirapan o pag-uusik. Natural po ito, natural, sabi ng Panginoon. Kahit kamag-anak po tayo, kahit pamilya po tayo, physical, spiritually,
iba pala. Kahit yung pamilya ni Jesus, inuusik pa rin nila sa panahon yun. Parang si Jesus ngayon, hindi no more daw, sabi nila. Kaya nito, sa ating evangelization, lalong lalo para sa pamilya, hindi kaya natin iwasan yung ganitong pagsubok. Pero, sabi ng Panginoon Jesus, kung dapat natin tandaan na ito pang natural. Tapos, mas malaki po ang gantimpala sa ganitong situation. Tapos, sa pamitan ng pagsubong na ito, tayo pa ay lumago, spiritual, sa ating pananampalataya. Sa bandang huli, dapat natin lampasan ang pagsubong ito upang iligtas ang mga kaluluwa sa ating pamilya. Sabi dito, ang umibig sa ama o sa ina, higi kayo sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Para tayo pa ay sumunod sa kanya, dapat tayo pa ay umibig sa Panginoon, higi sa lahat. Dapat tayo pa ay umibig sa Panginoon, higi sa anuman, no? Gaya ng alam po natin, si Moses sa pananampalataya nang nasa hustong gulang na si Moses ay tumanggi siya tawaging anak ng babae ni Faraon. Tumanggi daw siya sa pananampalataya. De, tapos, Hebrews chapter 11 po ito, verse 25, na pinili na pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itunuring na malaking kayamanan ang magtusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtutungunan ng pansin ang gantimpala. Sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Kaya kanyang itunuring na ang malaking kayamanan ang nagtusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto. Tumanggi siya na tawaging anak na anak ng babae ni Faraon. Kaya si Moses naman po, kaya niyang naging hari ng Ehipto, kaya niyang naging Faraon, kasi siya pang anak ng babae ni Faraon. Napakataas ang position niya. Nang gusto niyang umalis, anong sinabi ng mga ng mga family nila, nang siguro sabi nila, huwag na si Moses, bakit kanon? Bakit iwan mo yung lahat ng mga mabuting bagay sa Ehipto? Sinabi ng nanay, sinabi ng mga kapatid, sinabi ng mga tito, tita, auntie, lahat, huwag na, huwag na. Sa bandang huli, pinapatay pa niya ang sundalong Ehipto pa, no? Ano pang dahilan? Sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Kaya ito po ang pinili niya. Kaya po, kung iniibig niya ang kanyang pamilya doon sa loob ng palasyo kaysa Diyos, kaysa Panginoon, siguro hindi siya umalis. Hindi siya gumawa ng ganitong bagay. Si Abraham din po, umalis siya sa kanilang lupain. Kaya nang sinabi ng Bible, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa inyong lupain, sa inyong mga kamag-anak, sa buhay, sa bahay ng inyong ama, pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Dahil sa pangako ng Diyos,
And then tapos, sa kanya ito pa ay mas mahalaga, kaya umalis na siya sa kanilang bahay. Inuna niya ang pangako ng Diyos. Kaya bilang resulta ito, makaroon sila ng dakilang kantimpala sa langit. Sa kaya sa ating Kristiyanong pamumuhay, gaya ng pangako ng Diyos, kung hanapin natin muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, ang katuwiran ng kanyang kaluwatian ng kanyang kaharian, yung mga kinakailangan pawang itrakta sa iyo. Ito pang nangyari sa kanila. Kaya tayo din po, unahin po natin ang kanyang kaluwatian, ang kanyang kaharian sa panibagong taon na ito. Sa Bible, yung kaluwatian o kantimpala, tinatawag ito ay sa ano po isang ano po isang corona, no, isang putong, isang putong crown, tinatawag ito crown. Doon po sa Revelation chapter 19, nakita ni Juan, Apostle Juan, ang Panginoon Jesus na natarating sa katapusan ng 7 years tribulation upang hatulan ang buong mundo. Sabi dito, nakita kong Revelation chapter 19 verse 11, nakita kong nabuksan ang langit ang narona ng isang kabayong putil, ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo, sa katuwiran siyang humahator, nakipagdingma, ang kanyang mga mata ay tulad ng ningas na apoy, sa kanyang ulo ay maraming diadema, siya ay may isang pangalan nakasulat na walang nakakaalam kundi ang kanyang sarili. Maraming diadema, maraming crown. Maraming crown, hindi naman isang crown, maraming crown. Ito pa ang imay ng kanyang kaluwalhatian na hindi masukat. Yung crown, ito po ang ito pa ang symbol ng ating kaluwalhatian. Sa dito sa Bible, simple lang kaluwalhatian. Kaya po, doon po sa unang Thessalonica chapter 2 verse 19, sapagkat ano ang aming pag-asa, ang kagalakan ng putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoon Jesus na kanyang patating, hindi ba kayo? Okay? Sa screen po, meron pong mga crown dito sa Bible. The imperishable crown, the crown of rejoicing, crown of life, crown of righteousness, and crown of glory. Kaya dapat natin tanggapin yung lahat ng kaluwalhatian ito, no? Kaya ano ang ibig sabihin ng bawat kaluwalhatian? Kanina po, yung unang Thessalonica chapter 2:19 naman, sapagkat ano ang aming pag-asa o kagalakan o putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoon Jesus sa kanyang pagdating, hindi ba kayo? Sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian, ang kagalakan. So, ibig sabihin, yung mga naligtas sa pangitan ng sakripisyo ng Apostle Pablo doon sa Thessalonica, sila po ang putong ng kapurihan sa harapan ng Panginoon. Sila po ang putong ng kapurihan ni Apostle Pablo sa harapan ng Panginoon Jesus sa kanyang pagdating.
Sa madaling salita, magaya ng target po natin sa ngayon taon, panibagong taon, kung maraming kaluluwa ay maliligtas sa pamamagitan po natin, ito pang ating kaluwalhatian. Yung mga maligtas sa pamamagitan po natin, kung sila pang nakihintay sa atin doon sa langit, bilang ating kaluwalhatian. Kaya, ikalang Timoteo chapter 4, verse 1. Ikalang Timoteo chapter 4, verse 1, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay, sa mga patay, sa mga pamagitan ng kanyang pagpapakita sa kanyang kaharian, ay inatasan kita na ipangaral mo ang salita magsikap sa kapanahunan, sa hindi kapanahunan, magtuwi ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga ang pagtuturo. Sa harapan ng Diyos ay Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Darating po ang hari ng mga hari na may maraming crown, na may kaluwalhatiang, na may maluwalhating itsura upang hatulan ang lahat ng kaluluwa sa mundong ito. Gaya ng sinabi ng Bible, malapit na po ang kanyang pagdating. Gaya ng nakita po natin, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita, ang kanyang kaharian, inatasan kita, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, sa hindi kapanahunan. Sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. In good season and out of good seasons. Kaya ibig sabihin, sa tingin po natin, mahirap yung situation natin ngayon, hindi kaya. Kaya paano? No? Kaya kung sa pandemic, hindi kaya yata sa evangelization, gaya ng experience po natin, hindi naman. Magsikap ka. Ipangaral mo ang salita. Ito pa ay utos ng Diyos. Kaya po, sa screen po, inishare ng isang pastor tungkol sa ganitong kaso na meron silang Bible seminar daw sa isang lugar. Saan po ito? Ito po ay quarantine facility daw po. Isang sister ay nag-positive, kaya nang siya po ay tumitira sa quarantine facility, magkaroon siya ng pagkataon upang ibahagi ang ebanghelyo. Kaya doon sa facility quarantine facilities, magkaroon siya ng DVD o video Bible seminar, recorded Bible seminar. Kaya sila pong lahat nagpositibo, no? Sa kapanahunan, hindi sa kapanahunan. Nagpositive na ako, kaya walang kong magagawa. Parang sa alim ng ganitong pag-iisip, inisip ni sister na ito din po ay isa pang chance upang ipangaral ng ebanghelyo. Tama po. Tapos, mga ibang-ibang lugar dahil sa no pandemic, hindi kaya natin punta doon, lalong-lalo na noong taon, ngayong taon din dahil sa Omicron, ano? Kaya ngayon, dahil sa Omicron po, ano? Maraming cases na lumitaw. Kaya kaya ako naman po, gumagawa ng dalawang ano, face mask na. Isa pa, tapos dito pa, isa pa. Parang ganon. Upang protektahan yung ating sarili, upang protektahan yung mga iba, no? Kasi napakalakas yung panibagong
corona variant na ito. Kaya kayo pa paano? Meron pong paraan, no po? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan lang. And dati din po, meron pong isang lugar na nabuksan ng Diyos. Sa screen po, ano po ito? Mga ilang mga kaluluwa ay umakyat sa buntok. Bakit umakyat sila sa buntok? Dahil doon lang may signal para magkaroon sila ng counseling. Sa panahon yun, tayo sa pandemic na ito, hindi kaya natin punta doon, hindi kaya nilang umalis ng map kasi nasa isang isla sila. Kaya magtala po kami ng USP, and then tapos manood sila ng Bible seminar, tapos pagkatapos doon, magkaroon tayo sila ng mga counseling sa pangitan ng cellphone lang. And then isa sa kanila ay naligtas sa pangitan ng counseling sa GC. And then tapos pagkatapos doon, kaya pagkatapos ng mga ilang session, magkaroon tayo ng counseling through GC. Kaya medyo mapagal po ang counseling kasi paminsan meron signal, paminsan wala kasi medyo remote area na ito. Pero sa pamamagitan ng mga tatlong araw na counseling sa pamamagitan ng GC, isang halos isang linggo, ligtas na po siya ng talaga, ng malinaw. And then sa pamamagitan niya, yung pamilya nila ay nanood ng Bible seminar. Kaya po, kahit papano, meron pong paraan, no, na inihanda ng Diyos. Ngayon, dahil sa dito, dahil sa typhoon, wala po yung kuryente. Meron pong mga lugar na may malaking damage. Gusto nilang punta sa pamilya nila upang magtala ng gospel. Pero wala daw yung kuryente. Kaya nagtala sila ng mga kailangan, laptop, tsaka maliit na generator. Kaya papano, no? Sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Kaya doon po sa Lucas chapter 5, doon po sa Lucas chapter 5, meron pong ganitong kaso. Verse 18. At may dumating sa mga lalaking may dalang isang lalaking lumpo na isang nasa isang higaan. Ay sinikap nilang may pasok ang lumpo sa bahay, may lagay sa harapan ni Jesus. Subalit, dahil wala silang makitang daan dahil sa dami ng tao, umakyat sila sa bubungan ng bahay. And ibinaba siya pati ng kanyang higaan mula sa binutas nilang bubungan sa gawing gina sa harapan ni Jesus. Kaya tinala nila yung siguro yung siya po, yung lalaking lumpo naman nasa higaan siguro mo kilala nila o kaibigan o best friend o kamag-anak. Gustong-gusto nilang tinala sa harapan ni Jesus. Nang dumating sila, daming tao. Dami ng tao. Kaya hindi sila nakapasok doon. Anong kailangan gawin? Next time na lang? Hindi sila sumuko. Umakyat sila sa bubungan ng bahay. Binutas daw nila ang bubungan. Tapos, ibinaba nila ang higaan, tapos yung lumpong lalaki, lalaking lumpo sa harapan ni Jesus. Kaya ito po ang imay ng evangelization.
upang iligtas ang isang kaluluwa, yung sakripisyo ng mga naunang ligtas. Nang nakita niya ang kanilang pananampalataya, sinabi niya, "Lalaki, pinatawat ka na sa inyong kasamaan, kasalanan." Ang mga kaya nang nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, yung pananampalataya nila, yung pananampalataya ng naunang ligtas, pananampalataya ni isang lalaking lumpo, hindi naman yung pananampalataya ni isang lalaking lumpo, kundi pati yung mga kasama niya lahat. Kaya sa pangitan ng ating pananampalataya, ano po, meron pong action, no? Meron pong sakripisyo. Kung nakita ng Panginoon Jesus ang ating pananampalataya, lalaki, ipinatatawat ka na sa inyong mga kasalanan. Kaya siya pa'y naligtas, umaling din siya sa kanilang sakit. Kaya hindi sila sumuko ng madali sa kanitong sitwasyon. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, doon po sa Ebanghelyo ni Juan chapter 11:4, ngunit nang ito ay marinig ni Jesus, sinabi niya, "Ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluhati ng Diyos, upang anang ng Diyos ay luwahatin sa pamagitan nito." Ang sakit na hindi tungo sa kamatayan, kundi para ikaluluhati ng Diyos. Yung sakit ni Lazaro, binuhay ng Diyos si Lazaro na namatay. Ito pa ay para sa kaluhatian ng Diyos. Kaya yung nakikitang sitwasyon, mukhang mahirap lang, pero tandaan po natin, ito pa ay para sa kaluhatian, ikaluhati ng Diyos. Kaya doon po sa Ebanghelyo Juan chapter 19 po, sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulak na mula pa na sa kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rapi, sino ang nakasala? Ang taong ito o kanyang mga magulang? Kaya siya ay ipinanganak ng bulak." Sumako si Jesus, "Hindi dahil sa taong ito ay nakasala o kanyang mga magulang man, kundi upang mahayak sa kanya ang mga gawa ng Diyos." Tapos, nang masabi niya ang mga bagay na ito, siya ay tumura sa lupa at gumagawa ng putik mula sa dura at pinahiram ng putik ang mga mata ng lalaki. Sinabi sa kanya, "Humayo ka, maghugas ka sa imba ka ng tubig ng Siloan." Tapos magkaroon siya ng pananaw. Ano daw po, sumagot si Jesus, "Hindi dahil sa taong ito ay nakasala o kanyang mga magulang man, kundi upang mahayak sa kanya ang mga gawa ng Diyos." Kahit kanitong sitwasyon, bulak, talagang ito pa ay mahirap na sitwasyon, pero para sa kaluhatian ng Diyos. Ito pa ang ating pananampalataya. Kaya, kaysa anong sitwasyon, kung hindi tayo sumuko sa harapan ng Diyos, sa pananampalataya, kaya po, doon sa Tesalonika din po, sa ginna ng matinding pag-uusik, sila po ay naligtas. Kaya unang Tesalonika chapter 1 verse 5, "Sapagkat ang aming ebanghelyo hindi dumating sa iyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at lubos na pagtitiwala, kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo, ay kayo'y maging takatulad sa amin sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita na matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo." Dumating daw yung ebanghelyo, hindi sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din sa Espiritu Santo, sa lubos na pagtitiwala. Sa ano po, kayo'y maging takatulad sa amin, sa Panginoon. Sa inyong, na inyong tinanggap ang salita, sa matinding kapighatian. Kumpara sa kanila, yung ating sitwasyon,
mo mas madali naman po tayo. Kaya po, ito pa ay ano, putong ng magpupuri, kapurihan. Tapos, ano pa po? Mapalad ang taong nagtitiis ang pagsubo. Santiago chapter 1 verse 12 sa screen po, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Mapalad ang taong nagtitiis sa pagsubok. Nagtitiis sa pagsubok. Kung lalampasan po natin yung bawat pagsubok ng mabuti sa pamamagitan ng pananampalataya, tatanggap tayo ng putong ng buhay. Revelation chapter 2 verse 10, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mong nang nanasin, malapit ng ikulong ng diablo ang ilan sa iyo upang kayo'y masubok. Magkaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw, maging tapat ka sa hanggang sa kamatayan, ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Putong ng buhay, korona ng buhay. Kaya, kaysa matinding pagsubok, kung tuloy-tuloy po tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay, magkaroon tayo ng hindi pangkaraniwang korona, korona ng buhay. Sa loob ng 10 araw daw po, ang kapighatian, ibig sabihin, yung sapat na yung kapighatian para sa bawat Kristiyano upang kayo ay masubok. Kaya kung darating po ang mga pagsubok, tandaan po natin ang pangako ng Diyos, ito pa ang isang magandang pagkataon upang ano, upang magkaroon ng mas magandang, mas madakilang kantimpala. Kaya unang Pedro chapter 1 verse 5. Unang Pedro chapter 1 verse 5. Sa kapangyarihan ng Diyos ay ingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamang ngayon sa sandaling panahon, kailangan ninyong magtanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamang ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy, mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, pagpapakita ni Jesus Kristo. Sa kapangyarihan ng Diyos, iningatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan, nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa huling panahon tayo pa ay naligtas. Sa ganito kayo ay nagagalak. Kaya nagagalak po tayo, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kailangan ninyong magtanas ng iba't ibang pagsubok sa ating Kristiyanong pamumuhay, para sa ating espiritu na paklago, para sa paklagong paglalago ng ebanghelyo sa ating buhay, meron pong pagsubok ngayon, sandaling panahon, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kayo sa gintong nasisira. Pero bilang resulta nito, magkaroon tayo ng mas mabuting pananampalataya, dalisay na pananampalataya, magkaroon tayo ng gantimpala sa harapan ng Diyos, kaluwalhatian, kapurihan, karangalan sa pagpapakita ni Jesus Kristo magpakailanman. Kaya gaano kahalaga ito? Hindi naman ito nangyari sa atin, kundi pati sa mga naunang ligtas noon. Dahil sa kanilang sakripisyo, tayo pa'y naligtas. Dahil sa kanilang naunang sakripisyo, yung ebanghelyo ay nakadalo sa atin. Kaya ito po sa Hebrews chapter 10 verse 32. Hebrews chapter 10 verse 32. Subalit, alalahanin niyo ang mga nakaraang araw, pagkatapos kay maliwanagan, ay nagtiis kayo ng matinding pakipaklaban na may pagtutusa. Kung minsan hayagang inilalantad sa pag-alipusta ang pag-uusik, kung minsan ay maging mga kabahagi ng mga magtaranas ng
Gayon, sapagkat kayo'y nahabak sa mga bilanggo, tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian, palibhasa ay inyong nalalamang mayroong kayong isang pag-aring higit na mabuti at tumatagay. Kaya huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Pagtitiwala. Pagtitiis. Kaya, para magkaroon tayo ng mas malaking gantimpala, dakilang gantimpala, ano pang kailangan po sa ating Kristiyano ng pamumuhay? Pagtitiis. Pagtitiwala ng mas dakila sa gina ng pag-uusik o pagturusa, pakilaban na may pagturusa. Kaya po, sinabi ng Bible, huwag kang pataik sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Roma chapter 12, verse 21. Kahit sa gina ng kapighatian o pag-uusik, mga pagsubok, kung tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, kung ang matatag tayo sa ating pananampalataya, huwag kang patayik sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Nang darating ang tunay na Diyos, nang darating ang tunay na hari ng mga hari, magkaroon tayo ng dakilang gantimpala. Kaya doon po sa screen po, Ikalang Timoteo chapter 4, verse 7 hanggang 8, makipaglaban ako ng mabuting pakipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Ingatan ko ang pananampalataya. Kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon. Tapos na hukom na sa araw na yon. Natapos ko na ang aking takbuhin. Yung Ikalang Timoteo naman ay naisulat ni Apostle Pablo bago siya ay namatay. Ingatan ko na ang pananampalataya. Yung Kristiyanong pamumuhay, hindi para sa isang taon lang. Hindi para sa ngayon taon lang po ito. Yung Kristiyanong pamumuhay, hanggang kailan po? Hanggang sa next year lang? Hanggang sa next year? Hanggang para sa 10 taon lang? Basta hanggang sa kanyang pagdating. Ingatan ko ang pananampalataya. Natapos ko na ang aking takbuhin. Meron pong target natin, goal, ang kanyang pagdating. Kaya ang bawat, unang Korinto, chapter 9, verse 23, ang bawat makipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay, ginagawa nila yon upang sila'y makatanggap ng isang korona na may pakasira. Ngunit tayo'y walang pakasira. Walang pakasira. Kung darating ng Panginoon Jesus, magkaroon tayo ng hindi pangkaraniwang gantimpala. Gaya ng pangako ng Diyos. Kaya tandaan po natin yung lahat ng pangako ng Diyos tungkol sa gantimpala. Ano po? Natapos, dapat natin tandaan palagi siya pang takapagbigay ng gantimpala. Kaya hanggang dito po, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita. Dahil sa inyong dakilang biyaya, kami po ay naligtas ng lubos. Kaya po, pakitulungan niyo po kami upang ipangaral ang inyong ebanghelyo ng mabuti hanggang sa inyong ikalawang pagdating. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristong aming Panginoon. Amen.